Simulan natin ang aksyon sa miyembro ng Philippine Red Cross na natagpuang patay sa saksak sa New Manila, Quezon City. Palisipan pa kung sino ang sumaksak at kung bakit siya iniwan sa lugar. Umaaksyon si Hannibal Talete. Alas 3:30 kanina madaling araw, tumambad ang bangkay ng isang lalaki sa Barangay Damayang Lagi sa New Manila, Quezon City. Itinawag umano ito ng isang residente sa mga opisyal ng barangay na nagpa-rescue naman sa mga pulis. Pagdating namin dito, yan, nakahandusay na po siya dyan. Hindi naman pwede namin galawin. Kaya ang ginawa namin, tumawag naman kami sa PAC, yun sa mga pulis. Nang suriin naman ng scene of the crime operatives ang bangkay, nakitang may dalawa itong saksak sa tagiliran at sa dibdib. Pero wala mga bakas ng dugo kung saan ito natagpuan. Kaya hinala ng mga otoridad. Itinapon lamang doon ang bangkay dahil madilim sa lugar. Pero kahit madilim, hindi pa raw kailanman nangyayari noon na may nagtapo ng bangkay sa lugar. Ngayon lang nangyari po sa amin dito ang ganito. Ala una imidya, nag-roving kami dito, dumaan kami, wala pa siya. Tapos yun, nung mga bandang alas 3:30, yung nakatanggap na kami ng report ng pumunta sa amin yung taga-Ricos kanila. Base sa ID na nakuha sa bulsa ng biktima, siya ay si Fernando Talion, miyembro umano ng Red Cross na nakatira sa Sampaloc, Maynila. Hinahanap na ang kanyang mga kaanak, pati na ang sinasabing nag-iwan sa kanyang bangkay sa gilid ng kalsada. Umaaksyon, Hannibal Talete, News 5.